Ang mga Kawikaan ni Solomon, Chapter 26. Kung paano ang niyebe sa tag-araw at kung paano ang ulan sa pag-aani, gayon ang karangalan ay hindi nararapat sa isang mangmang. Kung paano ang ibon sa paggalagala, kung paano ang swallow, isang uri ng ibon, sa paglipad, gayon ang sumpa na walang dahilan ay hindi darating. Isang latigo para sa kabayo, isang harness para sa asno, at isang pamalo para sa likod ng mangmang. Huwag mong sagutin ang mangmang ayon sa kanyang kamangmangan, baka ikaw ay maging katulad niya. Sagutin mo ang mangmang ayon sa kanyang kamangmangan, baka siya ay maging pantas sa kanyang sariling pag-iisip. Siyang nagpapadala ng mensahe sa pamamagitan ng kamay ng mangmang ay pumuputol ng mga paa at umiinom ng pinsala. Ang mga binti ng pilay ay hindi magkakapantay, gayon ang talinghaga sa bibig ng mga mangmang. Kung paano siya na nagtatali ng bato sa isang tirador, gayon siya na nagbibigay ng karangalan sa isang mangmang. Kung paano ang tinik ay tumutusok sa kamay ng isang lasing, gayon ang talinghaga sa bibig ng mga mangmang. Ang dakilang Diyos na lumikha ng lahat ng bagay ay gumaganti sa mangmang at gumaganti sa mga mananalangsang. Kung paano ang aso ay bumabalik sa kanyang suka, gayon ang isang mangmang ay bumabalik sa kanyang kamangmangan. Nakikita mo ba ang isang taong pantas sa kanyang sariling kayabangan? Mas may pag-asa ang tanga kaysa sa kanya. Ang tamad na tao ay nagsasabi, may isang leon sa daan, isang leon ang nasa lansangan. Kung paano ang pinto ay pumipihit sa kanyang mga bisagra, gayon ang tamad sa kanyang higaan. Ikinubli ng tamad ang kanyang kamay sa kanyang sinapupunan. Nalulungkot siyang dalhin ito mula sa kanyang bibig. Ang tamad ay higit na marunong sa kanyang sariling kaisipan kaysa 7 lalaking makapagbibigay ng katwiran. Siyang nagdaraan at nakikialam sa pagkakaalit na hindi sa kanya ay gaya ng kumukuha ng aso sa mga tainga. Gaya ng isang taong baliw na nagahagis ng mga apoy, mga palaso at kamatayan, gayon ang tao na nagdaraya sa kanyang kapwa at nagsasabi, hindi ba ako nasa laro? Kung saan walang kahoy, doon namamatay ang apoy, kaya't kung saan walang madaldal, ang alitan ay tumitigil. Paano ang mga uling sa nagniningas na baga at ang kahoy sa apoy? Gayon ang taong palaaway na magpapaningas ng alitan. Ang mga salita ng madaldal ay parang mga sugat at bumababa sa mga pinakaloob na bahagi ng tiyan. Ang nagniningas ng mga labi at ang masamang puso ay parang mga bubog ng palayo na nababalutan ng dumi ng pilak. Siyang napupuot ay nagpapakunwari ng kanyang mga labi at nag-iimbak ng karayaan sa loob niya. Pagka siya ay nagsasalita ng mabuti, huwag mo siyang paniwalaan sapagkat may 7 kasuklam-suklam sa kanyang puso, na ang kanyang pagkapuot ay natatakpan ng pagdaraya, ang kanyang kasamaan ay mahayag sa harap ng buong kapisanan. Sino mang humuhukay ng hukay ay mauhulog doon, at siyang gumugulong ng bato, iyon ay babalik sa kanya. Ang sinungaling na dila ay napupuot sa mga napighati nito, at ang mapangbola na bibig ay gumagawa ng kapahamakan.